Ipinisara ng Department of Migrant Workers o DMW ang Double Training Consultancy Services sa Santa Cruz, Manila kahapon dahil sa umano'y illegal recruitment. Ayon sa Migrant Workers Protection Bureau, nakatanggap sila ng reklamo noong Agosto na ilan sa mga seafarer ay nirecruit at nagbayad ng placement fee sa agency ngunit hindi nakasakay sa barko. Dahil dito ang training consultancy ay isinailalim sa dalawang buwang surveillance. Gayunman, ayon sa depensa ng mga kawani ng Double D, hindi sila nag-recruit ng seafarers kundi inirefer lamang ito sa mga recruitment agencies. Pakinggan natin ang pahayag ni Double D Training Consultancy Services Admin Manager Diana Gabriel. Hindi po kami illegal recruiter kasi kung illegal recruiter kami, syempre may sarili kaming mga tao na pinapaalis. Hindi po. We are just referring sa mga offices. Yun. Inaamin namin po yun. Pero yung pagre-refer lang naman po kasi namin, tulong namin po. Nagpa-COP, humingi ng tulong. Ma'am, saan ba kami pwedeng mag-apply? Ganun lang naman po. Ayon sa DMW, kahit nagbibigay lamang ng referral ang training agency, maaari pa rin itong ituring na uri ng illegal recruitment, lalo na kung nakakatanggap sila ng placement fee. O dito, iyan niya nakalista ang agency bilang isang otorisadong recruitment agency ng DMW. Ngayong taon, ang Double D Training Consultancy ay ang ika-apat na illegal recruitment agency na isinira ng DMW. Pakinggan natin ang pahayag ni DMW Licensing and Adjudication Services ASEC Francis Ron de Guzman. Malinaw ko sa definition ng illegal recruitment doon sa batas natin ang pagre-refer po for overseas employment, okay, lalo na kung palagian mo na itong ginagawa, nininegosyo mo na yung referral na ito ay illegal o bawal. So ito po ay isang forma ng recruitment. From the surveillance operations, yung mga undercover operatives naman natin ay iningganyo din na mag-apply sa kanila. So positive na nagre-recruit nga itong mga ito. At ang sabi nga nila, sa pag-amin nila kanina, i-refer naman nila sa mga lisensyadong ahensya para makapagtrabaho. So it's a clear case of illegal recruitment.